Morning na pala. Ito yung tatanggalin na namin yung transmission nito dahil dun sa ATA plate ng transmission niya. Tsaka yung water pump. Dahil may tulo din. So itong BIOS naman na to. Ang issue nito is yung lagi nakailaw yung oil indicator sensor niya. So ito yung na-reschedule dahil nga wala silang panahon noon. Ngayon, nung umuwi sila, narinig nila na habang tumatakbo naglalagapakan, maingay. Excuse me po. So ang decision dito is yung pull out talaga itong tatanggalin yung valve cover para makita nga. At ang suspect ko nga rito is sobra na ang sludge nito. Ngayon, yung strainer nito sa ilalim, malamang napupuno na ng sludge. Kaya naapektuhan yung pump nito, hindi makakahigop kagad. Pag under sa umaga, napakaingay na. Tapos bago mawala, medyo matagal. So ito ngayon yung nakikita sa loob ng makina. Ito yung camshaft nya. Nung binuksan namin yung cover, ito. Ito ang nangyayari dito. Sobrang sludge na nakadeposits na rito sa makina nito. So magpo-pull out muna ako doon sa ilalim yung wheel pan yan. Kasi yung strainer nito malamang napupuno na ng sludge, kaya hindi na nakakahigop mabuti. So ito yung BIOS na Gen 1 pa to eh. Yung makina niya is 2NZ-FE. Ito yung makina nito. So ayan oh, nakikita kung gaano kadami yung sludge niyan. Para mawala to, siyempre lilinisin mabuti yan. Mapupunta sa baba lahat yung dumi niyan. So magbubukas muna ng oil pan para madidrain lahat yung dumi at malinis na rin yung ilalim. Didrain muna yung langis nito. So ayan, doon sa may-ari kung bakit nagtataka na nagkaroon ng problema yung indicator nito, lagi lumalabas at napakaingay paanda rin lalo na sa umaga. Ayan, ganyan kadami yung sludge na na-deposit na rito. Ayan. So sa ilalim hindi ko pa makukuha na ng video dahil nga dito muna inuna ko para malaman nga kung gaano na karami yung deposit na sludge dito sa makina na to. So yun lang update ko dito sa BIOS na to. Update ako dito sa gagawing BIOS. Ayan. Ay, Merry Christmas. Ayan, nakikita rito. Kita yung dumi kung gaano karumi rito. Ito yung may ano, may tapos sa ayan, yan yung strainer niya. Mamaya bubuksan ko yan, natanggalin ko strainer na yan. So ito lang muna ang update ko sa ngayon. So kailangan talaga mag pull out nitong ano, buong oil pan nito.
Ayan o, ayan yung strainer niya. Titingnan ko kung yan ibarado, natatanggalin ko muna yan. At nandito yung sa wheel pan niya. So yung buong crankcase, titingnan ko kung paano siya maibaba, kasi hindi po pwede maglinis sa taas nang hindi alisin tong pinaka-crankcase nito. Ngayon, po pwedeng gawin yung linisan yun. Lahat ng butas na papunta sa loob, ipiprevent lang talagang hindi mapasukan. Dahil pag napasukan yun, dito rin mapupunta yun, yung dumi na yun, hihigupin ng strainer. Ang liit ng bunganga ng strainer. O, ayan o. Ayan o. Ito yung sinasabi kong napakaliit ng bunganga ng strainer. Tapos pag nabarahan ng dumi, ayan ang problema. So, titingnan ko muna kung anong magagawa ko rito. Kasi kung iniisip ko linisin yung itaas, lahat ng pinaglinisan, lahat ng mga pinagkayura na dumi, mapupunta lang dito sa loob hanggat hindi tatanggalin tong buong crankcase nito. So, yun ang iiwasan ko na linisan sa taas para hindi mapunta lahat yung dumi rito. So, dito muna ako magpupokus sa ilalim, kasi through my experience, nangyari na sa amin yung naglinis sa ibabaw tapos lahat ng dumi na higop ng strainer. Nagkaroon ng problema yung makina, pero nasolve naman yung problema na yun. So, ayaw kong mangyari dito sa sasakyan na to. So, kung ano yung condition doon sa taas, yun na yun, hindi na pwedeng kutkutin yun. Nakadikit na yung mga sludge na yun eh. So, alisin ko lang muna yung sludge na nakadeposit dito, lalo na sa strainer na yan. Pero depende, parang ang hirap eh. Kasi ang gusto ko mangyari nito is pull out yung buong makina at lilinisin yung buong makina sludge. Carbonize lahat. Yan, ito ang pinakamaganda nito, i-carbonize lahat yung makina na to. So, posible mangyayari, pull out. Pinakamaganda. Kasi ito yung klase na ang crankcase niya is biyak kasama yung ano nito eh. Mamaya update ako dito para malaman yung tamang proseso kung paano gagawin dito. Kasi sa ngayon eh, hindi ko pa maisip lahat dahil ang daming kakalasin dito muna bago makalas yung sa oil pan nito. Hindi pwedeng linisin doon ng ganun yun. Kukutkutin lahat ng dumi. Mapupunta sa loob lahat ng dumi. Patay. Sira ang makina. So, para iwas disgrasya, pag-isipan mo ng mabuti ito at konsulto ka muna sa mayari. Thank you. Ito yung update ko dito sa screener nung BIOS na to. Engine to na BIOS. So, tinanggal ko na yung strainer na nandiyan dyan. Andi dito na. Tingnan nyo kung gaano karumi ito. Yan. Gaano kadumi yan. Ang hirap i-decide to na kalkalin ko lahat yung dumi na yan. Yung dumi na yan, pagka hindi mo tinanggal yung buong crankcase nung wheel pan na yon, masisibak ang makina, masisira ako dito eh. So, pinakamaganda nito, bago ko kalkalin lahat itong mga to, kahit nasabihin na ng may gamitan ng vacuum to, pero hindi pa rin maganda dahil yung natitirang dumi dyan, mapupunta sa loob ng makina. Ngayon, dun sa loob ng makina, bago mo matanggal itong crankcase na ito, yan, ang dami mong kakalasin dyan. Magkakalas ka nitong aircon, magkakalas ka ng starter, bago mo makalas yung buong crankcase na ito. Nandito kasi yung pagitan niya eh. So, yung pagitan na yan, nandyan nakasama yung
tawag dito yung crankshaft nito. So hindi maganda na kakalasin to, or maganda siguro, pinakamaganda nito, pull out yung makina para ma-decarbonize mo talagang mabuti yan. Magtatanggal din naman kasi ng transmission na rito, so ang decision nito ay gusto ko malaman sa may-ari mismo. Kasi napakahirap nito eh. Kakalkalin ko yung ibabaw, tapos lahat ng dumi mapupunta dito sa crankcase na yan. Tapos hayaan ko siya dyan. Pagdating ng mga ilang oras na paandar nito, pag nabarahan yung screener niyan, lalo masisibak lang trabaho. Lalo masisibak ng trabaho. Ito ngayon yung screener niya. So paano ba ito makikita? Pasok kayo sa loob kasi maliwanag dito. Pailangin ko muna konti. So ito ngayon yung screener niya. Yung screener na yan, yan lang yung bunganga niya, no? Isipin nyo yung bunganga na yan. Doon sa loob, doon makikita ang screener niyan. Yung screener na yan, barado na yan. Yan, gaano kadumi ng bara. Kaya nahihirapan humigop yung pump. Yan. So pagka nalinis to, makikita to kung gaano karumi to. Gaano kalinis to. At kung gaano siya karumi nung una. Yan. Ito yung screener ng pump. Kaya hindi ko muna magawang kalkalin yung taas. Kung ano yung karumi yung taas na yun, yun na yun, hindi ko pwedeng kalkalin. Hanggat walang decision na makukuha sa may-ari nito, hindi pwedeng kalkalin yun, dahil sigurado ko mapupunta lang doon sa crankcase, na hindi naman lahat matatanggal hanggat nandoon yung crankcase. Unless kung matanggal ko yung crankcase na yun, dun sa oil pan na yun, lahat ng dumi, maibuhos yun pababa, dahil lilinisin ko talaga mabuti yun. Ibig sabihin, walang matitirang dumi doon. Pero kung kalkalin ko na hindi tanggalin yun, malabo ako doon, masisira ako doon. Siguradong masisira ang makina dahil sa dumi. Tingnan nyo nga, pag nabarahan ng puro dumi sludge to, sigurado sibak yung mga bearing nito. Bearing nung crankshaft sibak. At least ito nakakahigo pa eh, pero sa umpisa, hirap. Lalo na pagkaan lang sobrang lapot sa umaga, nahihirapan siya humigo. Pag uminit na yun, pag lumabnaw na yun lang, isa yun, nagkakaroon na siya ng lubrication. Kaya minsan umiilaw-ilaw. So yun ang dapat alisin. Kukonsulta ko muna sa may-ari ito. Ayan. Yung screener, wala ka na makitang butas dyan sa screener na yan. Saan ba makikita yung screener na yan? Pag nalinis ko ito, makikita yung butas ng screener na yan. Sa ngayon, hindi mo talaga makikita eh. Punong-puno talaga ng dumi. So, picturean ko lang muna. Hindi ko malaman kung paano mapakitang maayos to. Ayan. Ayan yung screener na sa loob. Napakarumi. Lilinisin ko muna to para makita nung mayari kung gaano karumi to. Bidyohan mo muna sandali ito dyan. Ayan. Lilinisin ko lang sandali ito. Ayan. Ito yung dumi na yan. Oh. Naku, putang inang tutong. Oh. Kita ba? Putang nagtututong na talaga sa screener. Oh. Kaya hirap na humigip ito eh. Ano yung loob nito? Baka buksan ko pa loob nito. Pero baka makuha sa degree na. Tang inang yan. Oh, nagtututong na sa screener. Oh. Kaya hirap na humigop eh. Lilinisin ko muna mabuti ito. Picturan mo. Ito na. Ito na yun. Nalinis na siya. Gamit ko yung degreaser na yan. Bakit? Kaya kung ayaw kong galit sa sabi.
tsaka carb cleaner. So ayan na ngayon, nakikita na yan kung gaano ka kalinis na strainer niyan. Ayan, gaano kalinis na strainer yan hanggang doon sa loob. Ayan, ganyan kalinis dapat ang strainer niyan. So yung cover ng oil pan nito, yan, gaano kalinis na yan. Yan, malinis na yung loob nyo, no? Yan. So, okay na yan, malinis na. Okay na, tahimik na umandar siya. Unang start, wala na magapak. Okay na tong bias na to, wala naman ang leak sa ilalim. Na-chip ko na. Walang leak sa ilalim yan, malinis yan. Jun! Jun! Patayin mo nga, sandali, para marinig natin unang andam. Start! Na, wala na laga pa kasi nga ayan, linis na yung strainer. Maganda na humigop yung pump niya ng langis. Nalulubricate niya kaagad yung mga moving parts sa loob. Kaya walang ingay. Okay.